byuda. 15 years na po akong byuda. 15 years? Ito sa April 23. Bago lang po ano? Sanay na kayo? Sanay na kayo ngayon? Wala na kayo asawa? Oh, may isa ka anak. I mean, sanay na kayo ngayon na wala kayo asawa? Kasi bago lang eh. Ako kasi bago ako nasanay, mga 5 taon, bago ako nasanay na walang asawa. Kayo, sanay na ba kayo? Wala kayo asawa ngayon? Sanay na ako ng imo. Saglit lang. So, sir, saglit lang po, sir, ha. Iangat nyo po yung cellphone, sir. Hawakan nyo po. Iangat mo para hindi babalik, maputol yung busis ni ma'am. Yan, ganon. Sige po. Wag po ninyo. Isagad po yun ninyo yung ulo mo, sir, sa screen. Isagad. Yan. Para ano. Wag po masyadong malapit. Sabi ni ma'am, 5 taon daw po siya bago naka-move on. Nanawala si mister niya. Ikaw po, sir, last year lang namatay si misis mo. Ready ka na daw po para magmahal. Pwede na ako may... may magliligaw sa inyo? May maliligaw eh. Di ba, sir? Di ba? Hindi. Siyempre, kayo maghahanap nun. At saka kayo din maghahanap nun. Kasi sa, alam niyo po ako, sa 15 years kong balo, there's a lot of people na nag-umarap sa akin pero no one else na nakapasok sa gusto ko. That's why sumali ako dito kay DJ kasi baka sakali makita ko sa kanya yung effort na dapat gawin para sa babae. Anong kailangan ng terms, ma'am? Kailangan ng terms. Ano po ako? Ha? 51 na po ako. 51 na po ako. Mayroon po akong, kung kahit din yung tanongin, mayroon po akong 4 na anak. Ang 4 po pong anak, 9, 27, 25, at 21. Malalaki na silang lahat, kaya dalaga na po ulit ako. Wala kayong consumption sa akin. May asawa na lang. Dalawa pa lang may asawa. Dalawa. Yung dalawa, yung bunso ko college. Yun lang, ayun lang po yung araw ko ngayon. Anong trabaho niyo, sir? Sa bahay lang. Talaga, buti po kayo sa bahay lang. Hindi ko sa bahay. Isa-risa store po lang. Meron din ako, pero hindi pa na kontento doon. Meron din ako na pinagkakabalahan, pero para sa akin, kung sa isang pamilya ko lang. Pagkabugayan ko akong kunting sari-sari. Pero kasi nakaka ano naman yun, kasi wala na ba kayong estudyante? Ano nang isang kong anak? Si Kanjer. Si Kanjer Talalids. Mabigat pa rin yun, sir, ano, sa pang-araw-araw pa rin yung gastusin yun. Hindi mo, kung isa lang lang. Kaya naman. Kaya, ay. Wala. Hanap kami. Ano? Maghanap kami kay Bigger, diba? Parang, tugagan. Ayun, ganun pala. Ganun talaga. First time ko sumali dito, kaya nanibago ako. Ano makipag-usap sa hindi ko talaga masyadong kita. First time yun. Kaya lang, ang layo natin para maging friend. Pero, layo, okay lang. Kaibigan lang naman ano. Okay. Kaibigan, okay. So, maging kaibigan, pwede na rin maging kaibigan. Kaibigan. DJ! Ano po ba yung effort? Sabi niyo po kanina, marami naman po kayong manliligaw, no? Pero may isa walang pumasa. Kasi ang gusto mo, nag-effort. Yung hindi po pa nakita dun sa kanila. Mama, anong effort ang gusto mo? Taga-sir, taga-sibu? Taga-sibu ka, sir?
Oh, Bantayan, Ayala, Cebu. Oh, gusto ko makakita yung report mo makarating ka sa amin. Ganon. Kasi sila lahat, ano, kita tayo sa ganito. Hindi pwedeng ga kita kasi dalagang Pilipina pa rin ako. Kailangan dalawin mo ako sa bahay ko. Dalagang Pilipina. Yeah. Dalagang Pilipina eh. Ganon. Gusto. Airport na natin sa Pan. Ha? Bantayan. Ano pa? May airport sa Bantayan. May airport din dito sa Manila. Okay. Bibisit niyo ako kung gusto niyo talaga. Parang hindi naman ako pasok sa taste ni sir. Hindi ako pasok sa panlasa mo, sir. Hindi ba ako ang tawag dito yung attractive sa inyo? Hindi man traffic. First time ko sa Mali, narinig ko kay sir. Ano ba yun? Hindi ba traffic? Basta marunong ka lang pa. Marunong ka maglaba? Wala kaming katulong. Ako lahat gumagawa, sir. Kaya ko yun. Ano pang gusto mo? Sa mga... Kung ba mga abilis sa balay? Kung ba kung ipagita ng lain niya mga kaib na... Wait lang, sir, Tagalog. Laki na hindi Tama. Naintindihan, sir, Tagalog lang. Wait lang. Tagalog lang po. Sabi ko nga, kumahanap ko, okay na lang nga, mapan. Hindi kaya ko pero no halo ba? Makahanap ano? Kung sakali mo. Bala ka sir, basayan ko sa pagbuhay ko pala. Yung mga kasama daw niya sa buhay, ma'am, sa yung makapartner daw niya. Ganon. Kailangan niya makakapartner mo ay? Ano po? Basta ako nasabi ko sa inyo, sir, makapag ako maglaba. Marunong ako magluto. Tapos? Okay lang. Malayo masyado, sir. Sana yung effort mo makita ko talaga, sir, ano? Kasi ano eh. Effort lang talaga. Oras. Ang gusto ko sa tao yung may oras. Yung may time ba? May time. Tapos, may effort. Yun. Kasi yung yaman, nakukuha na lang yun pag nagtutulungan na kayo eh. Yung income, makikita ka lang yun, di ba? Pero yung oras at saka yung ano nga tawag dyan sa airport na to. Basta yun na yun, sir. Yun ang mahirap ibigay ng isang tao pag maraming tinitingnan ng iba. Oras. Kasi minsan yung oras, yun ang napaghahati-hati niya sa marami. Eh, gusto ko akin lang. Yung oras sa isang tao. Pag special ako sa kanya, gusto ko ako lang. Kaya tatawa ka, sir, bahala ka dyan. Maka na lang tayo ka lang. Ano man, ano kinahanap ko sa kalalaki? Wala. Ang hinahanap ko sa lalaki, hindi na ako naghahanap ng gwapo kasi nanggaling na ako dun eh. Nung kabataan ko, puro gwapo ang hinahanap ko eh. Kaya ang hinahanap ko na lang oras, yung may oras sa akin, yung may pagpapahalaga sa akin, ganun. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung yaman, kaya nating pagsaluhan, pagsamahin yan, yung utak mo at utak ko, kaya nating produce ng yaman na yan kung gusto rin ng yaman. Kaya kung gusto ko yumaman, dapat noon pa pag-umpisa na ako mapayaman. Kung lahat, kaya tama na sa akin yung... Kumain sa araw-araw, yung hindi na masilat sa pagkain, okay na yun. Kasi malapit yung time na ano, kukunin tayo ni Lord. Sana ngayon, maging happy na lang.
no stress. Yun lang, yun ang hinahanap. In short, kaya kuya, sir, ang hinahanap ko talaga is companionship. Pagkaay dito sa Bantay Island, madami. Maraming companionship? Pagkaay dito. Ah, pagkain. Companionship partner daw ma, sir, yung hanap ni ma'am, hindi pagkain. Pagkain kasi sir, minsan hindi na ako makain sa ibang oras kasi sobrang ang tataba ng braso ko, nakita ko sir. Kasi ako sa pagkain din niyo ako papaglaro, hindi ako mahilig niyan kumain. Ikaw sir, ano hanap mo sa sir? Ginakulbaan ko sa akin. Ha? Ginakulbaan ko. Saan? First time. Ako din sir, first time ko, pero nakita kita, hindi ako kinabahan eh. Kita ilang ta sa Sino po yung kasama mo kanina, sir? Yung tumutulong sa inyo mag-ayos ng cellphone? Anak niyo yan? Ayun, ako na yung ano, nablos, sir. Ay, nablos mo. Ano? Anak mo, ilang taon na? 19. Nag-aaral? Oo. Late kayo nag-asawa, sir? Ano? Late na po kayo nag-asawa? Oo, 24. Kasi 21 ako nag-asawa, ang panganay ko 29 na eh. Tapos yung 21. Ay, nasakay ko bangka mo. Pangulong mo, pangulong. Da. So, na, dahil po doon na hindi mo na malayan, medyo maedad ka na, hindi ka pa nag-asawa. Oo. Ba't po pala namatay si Mrs. mo, sir? High blood. High blood. Ikaw, ma'am, ba't po namatay si Mr. mo? Accident po, sir. Okay. Sige. Nung namatay asawa ko, sobrang pirap po, sir, ha? Baka hindi mo alam. Ang pangalan 13, tapos yung bunso ko 4. O, napalaki ko sila by myself lang yun. Kaya yung pirap, dinanas ko na yun. Kaya kahit pahirapan ako, okay lang, sanay na ako din eh. Hindi sir, talaga, ang gusto ko lang talaga ngayon, companionship. Yung time, matanda na tayo, hindi naman natin kailangan pa mag-anak, mag-kung ano-ano pa, wala na. Companionship lang talaga, yung oras natin sa isa't isa, ibig. Yun. Yung hinahanap ko sa kailan din nila sa akin mabigay. Kasi pag inanunan yung tindray nila ako, gusto nila may kasama pang iba. Kahit sinong tao, papayag ng ganun. Yun, kaya sa 15 years kong widow, hanggang ngayon single pa. Anong gusto nilang kasamang iba, ma'am? Kud sa ano? Ano po ba yung gusto nila? Kasi, sir, ito ha. Kaya ako ng live-in partner in 10 years. Last September lang naghiwalay kasi kami nalaman ko meron pala siyang karelasyon iba. Tika lang. Nung nabiyoda po kayo, after 5 years, doon po kayo, nagkaroon po kayo ng ka-live-in partner. Yes po. 10 years po kayong magkasama. After 10 years, nalaman mong may iba palang karelasyon. Yes sir. Kaya masyadong trauma sa akin yung ganon. So, kailan po kayo naghiwalay? Kailan po ninyo nalaman? Last September lang, sir. Okay. So ang gusto po ninyo ngayon, gwapo kasi yun, ma'am, sabi mo, gwapo eh. Doon po kayo nang galing, di ba? Gwapo siguro? Hindi naman, sir. Hindi naman. Now, ang gusto mo naman mangyari, na di po baling hindi gwapo, basta nag-i-effort sa'yo, ganon. Tsaka may oras talaga akin lang. Oras. Ang sabagay, basta binibigyan ka na ng oras, effort na po yun, ha? Yes, sir. Parang nag-abo sa amin dito ang dalawa ni sir. Sa tingin mo kaya, DJ? So, katalaga, so, binigay mo sa akin, nakalabo ng sitwasyon. Hindi naman. Kung gusto yun talaga ni sir, bakit naman hindi? Malaki na po yung anak niya. Gusto niya talaga puntahan ka po dyan, pasyalan ka niya. Pwedeng pwede. Diba? Oo nga sir.
natural na mag-edad. Airport para Manila. Oo, may airport naman yung Manila eh. Uh-uh. Ang Bantayan, may airport na. Manila po. Sa Manila, may airport din. May happen din sa Bantayan. Eh, siyempre, magpupunta kayo sa amin. Magmamanila muna kayo. Ganon. Hindi po, hindi po kayo nagkaanak, ma'am, ng kalibin partner mo? 10 years kayo magkasama? Hindi po, kasi po, at the time, sir, nung nanganak ko ng bunso ko, nagpalagyan talaga. Ay, ganun. Ba't naman po siya, baka yun po yung reason niya, naganap siya ng iba kasi putol na po. Hindi ako po yun doon sa part na yun kasi matagal kami nagsama, lagi sa akin, hinahangat, magpakasal na tayo. Ako talaga yung tayo, kasi sabi ko na, kawawa ka, wala kang anak. Ah, kaya naman po pala. Kaya yan sa amin to. Mm-hmm. Nasaktan ako pero talagang para dun talaga yun. Kailangan niya na yun. Ngayon po, ang gusto mo mangyari, yung kumpanyon, may karamay ka, ganun, may kasakasama ka, kahit hindi na po kayo magkaroon ng anak, no? Tsaka yun, nakanap ng anak kasi hindi naman talaga ako magkakaanak. Oo. Kasi alam ko, that free time, yung mga anak ko, kasi si pag-asawa na lang, iwan na ako. Makakasama na lang. Ito lang po sa Bantayan, Cebu. Sorry, napenta mo daw. Ano yan? Ano ko no, ano sir? Si Ma'am Makadto sa imo? Si pupuntahan na lang si Ma'am. Ah, ikaw na lang, pupuntahan mo si Ma'am, ganon. Ah, yun naman pala, yun. Yun ang gusto ni Ma'am na nag-i-effort yung isang lalaki, nag-i-effort, puntahan daw siya. So, pwede, no? Sige nga, puntahan mo nga ako dito, ha? Total naman si Sir, ang negosyo niya, sari-sari store, ikaw meron ka na rin. Pag-isahin nyo na lang dalawa, yung kapital nyo yung dalawa, tapos medyo palakihin nyo, tapos sabay po kayo mangumpra. O si Sir ang taga-kumpra, si Sir, ikaw yung magbubantay, ma'am. Oo, nagbantay sa... Diba, magkasundo kayong dalawa, baka hindi lang po yan sari-sari store, baka maano pa, matalo pa yung SM department store at saka yung ano mo, Save More, supermarket. Pure gold, ha? Oh. Basta, magtulungan. DJ, ang taga-taga kung inintay na isalang mga ko, tapos ito lang pala. Anong ito? Parang nang isisika. Bakit naman, anong ito lang pala? Si sir, napakalayo! Ala? Walang malayo sa pag-ibig. Walang malayo, di ba? Diba, mo pupunta na lang. Sige, puntahan ko sir pag di mo tayo pulintahan. Pareho lang naman kayo nasa Pinas eh. Di ba ba? Oo. Sa malamay ka sa kuya. Ano sir? Malapit na lang ah. Buna sir, malapit na naman talaga ito kung gugustuhin pumunta dito. Punta ka na dito bukas. Ha, kaya yung bagay kong bagay ko naman po. May... Hindi ko ka... Ikaw na yung pupunta dito, kaya may ibaboy ko. Ah, ayun pala ma'am, may pigiri kasi si sir ma'am, nasa 1,500 heads yan. So medyo laking logi kapag iwanan niya kasi walang taong maasahan. Sir, imposible din mangyari. Sabi ko nga sa'yo, sir, babaeng Pilipina ako eh. Hindi ako, sir, pwedeng pumunta sa bahay mo. Wala. Sa pag-uusap naman po yan, sa panahon ngayon, ma'am, tikada stinta pa yung mga dalagang Pilipina. Kung gustoin mo talaga, di ba? Pag-uusap din yun ni sir yan, no? Ganito, puntahan kita dyan. Pero pangako mo sa akin, hanggat hindi kita pakilala ng lubos, walang mangyari. Tapos ikaw nasa baba, ako doon sa higaan matulog. Susuot lang ako ng panty na ano na lata. Hindi, sa pag-uusap ninyo, ha? Oh, at least makilala mo nga si sir, 'di ba? Kung gustuhin mo din, 'di ba? Oh, pero mas maganda na rin na si sir talaga dapat pupunta nga lang, sayang. Kasi mayroon pong 1,500 heads yan, ma'am. Laking lugi, ilang milyon 'yan. Pag na pabayaan. Hindi ko sa tayo. Ano,
Nag-skill lang akong bata, huwag mabilin. May mag-aalaga sa baboy. Sabagay sir, malaki naman po yung anak mo eh. 19 na di po ba? High school pa lang po ba? Senior high o college na? College. Okay. Maganda nga po yan, mga ganyang edad. Para matuto na rin sila. Diba? Mm. Ilan anak mo sir? Isa lang naman. Isa? Mm-mm. Isa lang daw po ma'am. Tapos ano? Sir, ilan yung baboy nyo? 1.5 nga. 1.5? 4 nga na yun. Oh, wow, kita mo. 4 na na yun ma'am. No? Malaki-laki rin yun. Ibig sabihin, hindi ba siya pwede ipakibili sa kapitbahay, sa kapatid mo? Ikaw mo na upakain niya. Mga tatlong araw lang. Ma'am. Wala na. Litso na yun pagdating ni sir. Bulbul na lang natira. Sayang naman. Na yun, 4 na na yun yan ma'am. Imana na lang si sir, ikog na intira kay sir. O sayang, di ba? Wala na, igbalik ko. Igbalik ko, wala na. Yun nga, kaya nga yun nga sinasabi ko na malabo. Malayo, tapos ang gusto mo akong pupunta, eh syempre hindi rin naman talaga mangyari yun. 101% hindi pwede talaga. Pero sa'yo sir ah, ang gustuin mo, kahit isang araw ko lang dito kay ma'am oh. Kailan po ba birthday mo ma'am? Sa special na araw mo na lang. Kung hindi man marabol, October, malayo pa no. Ngayon talaga dapat, Valentine's. Valentine's diba? Bukas ah. Mm-hmm. Kaya nga, sa kaysa lang ako, baka sakali bukas may date na ako eh. Oo, oh, yun. Sana, no? Valentine's Day bukas, araw ng puso. Puson? Ng puso. Puso. Araw ng puso. Araw ng puso, ano, ganun na tama nga. Wala na pagkain sa baba. Pag ko. Babal ko. Ilang oras ba yung biyahe mula dyan sa inyo? Parang airplane? Di ba airplane naman talaga? Oo, ma... Paano? Isang oras yun. Mas matagal pa nga papunta sa amin dito. From Manila to Laguna eh. Kasi dito makaabuti ka 3 oras. Ayun. So siguro mga 6 hours lahat. Mula sa bahay ni Sir papunta dyan sa Laguna. 6 hours dyan na po yan si Sir, ma'am. Madali lang ang gustuhin. Kaya ano, madali lang yun sir. Pag gustuhin mo. Naanin ko yung oras. Oo, travel ka po doon, no? Mula dyan, papunta ng airport, isang oras. Sa isang airport, na pag-check-in mo, isang oras. Kunyari, pahinga mo din, flight mo, isang oras. O, 3 hours na. Pagdating mo ng airport, sakay ka ng taxi pa Laguna, sir. Oh, 3 oras 'yan. No problema si sir. Ito. Problema ka bigla sir, ano? Kanina wala kang problema, ngayon ka problema ka tuloy. Wala mo din. Wala mag-aalaga sa baboy. Gawin mo dyan. Isang araw ka lang naman po, sir Mola eh. Sabihin mo, oh, magluto ka na lang po dyan, tapos pakainin mo. Oh, pakainin mo na, marami, maraming marami. Oh. Oh, oh. Para pagdating mo, buhay pa naman yan, sir, pagdating mo. Pagbalik mo, oh, 24 hours, buhay pa naman yan, sir. Oh. Isang kong... Nga lang, baka magalit mga kapitbahay mo kasi maingay yung mga baboy pag ginutom. Sige. Nasipsyon natin, matanda na tayo, napag-uusap na lang yan. Sige, pag-usapan natin off-air. Kung paano tayo, ganon. Yun na lang. Kasi sa tayo, napakahiras. Ayan na. Pupunta dito sa bahay. Pero bata mo. Isa lang bata ko, kung may magluha kay isa mabilin din. Mm.
Ay, kahit isa, isa, ipag-uwi ng anak mo, kunyari, pag-alis niya, pakainin yung baboy. Tapos, pagka dating niya, ano oras po ba na uwi yung anak niyo, sir? Sir, alas 7 na sa saan? Gabi. Gabi? Ano oras umuwi? Ah, umaalis po ng bahay. Alas 6 kayo isa? Alas 6. O yun, dapat alas 4 gising na siya. O, pakainin baboy. O, anon? Babae, sir? Babae. Ah, babae. Yun lang. May boyfriend po ba yun, sir? Wala. Wala pa. Ah, wala pa. Kung may manliligaw naman, sir, kamo, yung manliligaw niya, yun ang magpakain, magbantay ng baboy doon. Kasi sobrang init pa naman ngayon, kamo, paliguan niya yung baboy. Inahin yan, sir, eh. Inahin. Ibuntis po ngayon yung mga baboy mo, hindi? Magbuntis, okay. May yara, hindi. Oh, yun naman pala. Kailangan talaga paliguan, no? Mga isang linggo lang ako doon, ha? Basta alagaan mo yung baboy ko. Ah, gawin na kitang manugang pag sakali. Pagbalik ko. Pag-usapan na. Pag-usapan yan. Dala yan sa magandang usapan, sir. Planuhan ba? Planuhan na. Mahirap lang nun, sir. Pagbalik mo, ikog na lang ba? Buntot na lang baboy na tira. Ginakaayon na sa gino. Basta buntot pa. Ikaw ibenta ng tail. Lagyan mo ng CCTV, sir. Yung mga uso na CCTV ngayon. Yung ano, ikukonnect mo sa cellphone. Yun. O para alam mo, kung mag-iiyak yung baboy mo, tutunog yung cellphone mo nun, sir. O, makita mo kung sino kumuha. Yun ang uso ngayon, di ba? Yung mga CCTV. Pero dapat may wifi ka po pala sa bahay nyo. Wala nga, resto pagbalayas ng wifi. Ah, yun lang. Wala kang wifi dyan? Papa, naka-load ka lang? Data. Tupad pala lang. Di mag-connect ka na lang muna ng wifi doon sa ano, kapitbahay. Lagyan mo CCTV, connect mo doon. Tapos kunin mo yung may application yun, sir, sa cellphone. Oo. Kasi yan ginagawa ko pag umalis kami, walang tao. Pero alam ko kung may dumadaan doon, may papasok. Alam ko. Oo. Oo, ginakarga na sa sarakyan. Sarakyan, baboy. Uso na doon eh, sir. Oo. Walang tao, ginakuha na. Ah, nakaw. Marami din magnakaw. Tagutom kasi, sir. Mahal pati ang bigas. Pwede, ikatayin nila yan. Tapos, 150 na lang per kilo. Hindi na sila lugi doon, no? Oo, wala na eh, kapital. Ay, ang bot, ah. Sige na lang, no? Connected na rin po kayo sa isa't isa. Pwede po ninyo palaliman yung pag-uusap ninyo. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Bye-bye. Wanted. Wanted.